At kayong mga kababaihan, huwag niyong iwanan ang karangalan na ipinagkaloob sa inyo ni Allah. Kaya niyong gawin ang ilang mga gawain na pinahintulot sa inyo. Subalit mayroong kayong kalikasan, mayroong hangganan, may panuntunang pagsasabatas ang isinabatas ni Allah para hindi mangyari ang mga fitna. Tingnan niyo sa panahon ngayon, isa sa sakuna na nangyari, talamak sa panahon natin ngayon, lalong-lalong dito sa Pilipinas, itong tinatawag na ikhtilat, free mixing, paghalo-halo ng mga lalaki o ng mga babae, o di kaya pagsasama ng isang lalaki o ng isang babae sa isang lugar na nagdudulot ng fitna, nagiging sanhi ng mga haram, mga zina, mga kahalayan, nasisira ang buhay ng babae. Itong ikhtilat, paglalakbay ng babae na siya lang, na walang kasama, walang mahram, nakikipag-usap na parang wala lamang sa mga kalalakihan, normal lamang, ito ay haram. Nagsasanhi ng fitna, kahalayan. Anong sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yakhluwan na rajulun bimri'atin. Kapag ang isang kalagayan na nagsama ang lalaki at babae na sila lang dalawa, fa inna shaytana thalithuhuma, ang ikatlo nila ay ang shaytan. Bubulungin sila ni shaytan hanggang sila ay makagawa ng haram. Tingnan natin itong mga nangyayaring sakuna, kalamidad. Walang ibang dahilan nito. Walang ibang sanhi nito o dulot nito maliban na lamang sa paglaganap ng iba't ibang uri ng mga haram na mga gawain, mga kahalayan. Ito ang gusto ng mga kufar. Dahil wala silang relihiyon, huwag natin silang tularan. Tayong mga Muslim, meron tayong relihiyon, meron tayong panuntunang pagsasabatas na pinaniniwalaan natin na ito ay makakabuti sa lahat. Anong sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lam tadhharil fahisha hatta yu'linu biha illa fasha fihi muta'un. Kapag lumaganap ang kahalayan, mga masasamang gawain, mga haram na gawain, mga zina, mga liwat, at ito ay naging laganap, naging normal sa mga tao, hanggang sa lumitaw sa kanila ang iba't ibang uri ng sakit. Tingnan nyo ito paglitaw ng mga iba't ibang sakit sa huling henerasyon na bago lamang natuklasan, mga AIDS o ano paman. Anong sanhi? Dahil sa haram, zina. O di kaya pagpapahintulot ng lalaki sa lalaki, babae sa babae, iyadang billah. Ito ay subhanallah. Gabayan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at patawarin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at gawin niyang kamahal-mahal, kaibig-ibig sa atin ang mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala at gawin niyang kamuhi-muhi sa atin ang mga pinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala at maging aware tayo, maging maingat tayo sa mga ilang mga panawagan ng mga hindi mga mananampalataya.